What's up guys, it's me again, Yayan. So for today's video is panonoodin natin yung ikatlong part nila ni kaibigang Lubos at saka yung ex-wife niya. So huwag na nating patagalin pa, let's go! Ay, masama kita, Sabado, para mamili na rin ako ng, alam mo na, outfit ko. Diba? Gusto mo ba? Diba yung ano, siyempre, gusto ko takasama eh. Part 2 nila. Throwback. Nandyan ka na, di ba paliwan? Wow, pwede din man. Gusto mo? Pinag-iisipan pa ba yan? Bis na ako, sapatos na ako, gusto mo? Ngayon na. Hindi, tsaka wala rin naman ang gagawin na, okay lang. Sabado naman yun, di ba? Wala akong pasok. Kaya, okay lang sa mga kita. Wala rin naman gagawin nun. Wala naman masama kung itatry ulit natin, di ba? Hoping. So, malapit ka na. Ano, Gina, Sabado ha? Ikaw, bahala ka kung sama ka. Pwede naman. Sasama ako hanggang sa dulo ng mundo. Alright, dito ka na sa bahay niyo. Wait lang, ano, Sabado? Sama na ako Sabado? Sama ka kita? Date ulit tayo, diba? Pwede naman. Yeah, sige. Sige, Sabado, G tayo. Then, ayun yung i-vlog natin for part 3 natin. For part 3, nasa Divisoria kami, guys. Then, finally, pumayag siya na samahan ko siya sa Divisoria. Alright. Pumayag siya eh, di ba? Pumayag samahan. Paipot pa, guys. Paipot pa. Di ba? Ikaw kasi pagbabayarin ko ng gown, kaya pumayag ako. Pakipot pa na ayaw pa eh. Gusto rin naman, no? So, yun lang, guys. For party sa Divisoria kami. Sabado, kita-kits kung sino nandun sa Divisoria. Alright? Let's go. Ride safe. God bless. Peace sa inyo lahat. Bago ko simulan ang part 3, kung gusto niyo na lagi kayong updated sa mga nangyayari everyday sa amin, like and follow niyo na ang aming Facebook page. Dito sa FB page, tayo by time ako nag-update kung meron tayong bagong upload Facebook or kung kailan niyo gusto. At dito din ako madalas nag-reply sa mga comments niyo. Kaya ano pang hinihintay niyo? Bisitahin niyo na yung Facebook page ng Kaibigang Lubos at huwag kalimutan mag-like and follow para lagi kayong updated. Okay? Let's go! Ang ganda ng gising ni Idol, oh. Alright, let's go. So, time check is 8 a.m. and then hindi ko alam kung gising na siya, pero tawagan natin pag nandun ako sa harap ng bahay nila. So, kita-kits mamaya sa Divisoria, guys, and then hopefully, enjoy to and then more kiligs na naman. Alright, let's go! So ngayon, papunta tayo sa bahay nila para sunduin siya. Divisoria dahil na nagpapasama siya sa atin. Para bumili ng gown. Tsaka pala guys, FYI guys ah. Baka kasi nagtataka kayo, tuwing hinahatid ko siya sa bahay nila, hindi ako pumapasok or hindi ko binibisita yung anak ko sa bahay pag tuwing hinahatid ko siya. Baka nagtataka lang kayo, ha? Dilinawin ko lang, guys. Kasi yung anak namin nasa Bulacan, nandun sa may Sandamaya, Bulacan. And then yung nag-aalaga, si nanay. Since baby pa naman, si nanay talaga nag-aano na nagbabantay talaga. Yung anak namin, makananay talaga. Hanggang ngayon, 6 years old na, makananay pa rin talaga. Love na love niya yung si nanay eh. Yun lang, baka nagtataka kayo. Nagtataka kayo na tuwing hinatid ko siya sa bahay nila, hindi ko man lang pinapasok yung anak namin. Kasi wala doon. Matagal na kasi, pares nga kami may trabaho. Kaya yun, kaya napag-decision na doon mag-aaral. And then, since na makananay siya, yun. Si nanay na nag-alaga sa kanya, tsaka doon na siya sa ano niya, sa nanay niya. Siya nag-alaga. Kaya yun, hindi may kasama yung anak namin. Kasi baka nagtataka kayo eh, hindi ko man lang pinapasok eh. Kaya yun, shoutout kay nanay na sobrang thank you dahil andyan kayo para kay Caleb.
Andiyan kayo para kay Caleb lagi. Since baby pa lang si Caleb, ayun na po yung nag-alaga. Kaya sobrang thankful. Sobrang thank you. Sobrang thank you po, Nay. Tsaka balang araw maintindihan rin ni Caleb kung bakit hindi nagkasama. Kasi nga, lagi naman namin pinapaliwanag na kailangan namin magtrabaho para rin sa kanya, di ba? Parang di magpasalamat kay nanay. Thank you dahil sa pag-aalaga sa anak namin. Kay Caleb, siyempre alam namin sobrang laking sakripisyo niyo po. Sobrang laking sakripisyo niyo kay Caleb since na baby pa siya, kayo na po yung nag-aalaga. Kaya nay, thank you po. Alam ko mapapanood niyo to, kaya gusto ko lang sabihin na thank you sa lahat. And then, yun. Balang araw, makabawi po kami sa inyo sa pag-aalaga kay Caleb. Sa pagpapalaki sa kanya ng mabuti, ng magalang. Kaya, dun pa lang, sobrang thankful, thank you na, sobrang thankful na po kami sa inyo po. O, diba? Bihira yung mga ganyang manugang. So, update ko na lang kayo pag andun na ako sa bahay nila. Alright, kita kits. Let's go. So, ito guys, malapit na tayo sa bahay nila. Tawagan na natin. Hello? Hello. Andito na ako sa labas niya, malapit na. Maka-ready ka na ba? Baka maliligo ka pa lang, ha? Ano? Baka maliligo ka pa lang. Ba't alam mo? Kilala kita eh. Yung mga ganyan mo, kakabangon lang ng higaan. Maliligo pa lang, Diyos ko. Kilala kita. Nandito na ako. Sa labas. No. Nais mo ako? Ha? Nais mo ba ako? Kamusta? Ha? Hindi ako nakatulog. Kakaisip sa'yo. Excited daw makita ka eh. Wait lang, mag-ano lang ako. Mag-jacket lang ako kasi naka-white ako eh. Foggy na? Lagi naman. Love ka na naman sa akin. Let's go. So, kamusta na ngayon? Okay ka na ba ngayon yung pakiramdam mo? Hindi pa masyado. Ha? Hindi pa masyado. Pero may tinatay ka naman gamot. Hindi ako lang. Nagpahinga lang ako kahapon maghapon. Oo. Kasi naman ako magpahinga. Magpahinga ng kasama ako? Pahinga nang wala ka. Pero tingin ko mas gagaling ka kung magpapahinga ka ng kasama mo ako. May mga simpleng ano lang, simpleng... Tingnan ko lang naman na mas magiging okay ka kung kasama mo magpahinga, diba? Nagbabasa ba na mga natin ng mga comments natin? Grabe guys, thank you, sobrang thank you na hindi namin expect na nag-trending kami sa TikTok and then Facebook yung video na amin na yun. So sa ngayon, update ko 2.5 million views sa TikTok. Sobrang nagulat ako, grabe. Congrats. Tapos TikTok sa ng video natin? Sa TikTok ang video natin. Ay, hindi ko naman nakakita. 2.5 million views, grabe. Papahinga lang ako. Sobrang thank you sa inyo, guys. And then sa Facebook din nagtrending rin tayo. 1k shares and then nasa ano nata? 100k views. Sobrang dami, grabe. Bakit? Oo, ikaw lang pala magpapaboom sa akin. Sabi naman sa'yo kung sino-sino pa kasi ginagamit mo eh. Oo nga eh, di ba? Thank you sa joyride. Thank you sa joyride, baka naman. Thank you sa joyride na nabook kita. Nga eh. Dahil sa joyride, guys, ito, nagkakausap na ulit kami. Kaya ka? Gumawa ng way si Joyride para makapagbalikan tayo eh. Ay, makapagbalikan. Makapag-usap pala ulit, di ba? Si Joyride ang gumawa ng way. Sabi nga nun, sa itong booking na to, ex mo yan eh, di ba? Sa iyan, accept mo yan. Galing ah, galing Joyride ah. Lahat ang kinikilig ka nga eh. Nandun pa rin naman siyempre yung pagka-miss natin sa isa't isa. Siyempre,
8 years yun eh. Diba? Hindi naman mawawala talaga yung ganong bagay. Palitan ko na kayo yung channel ko, ano? Tingin nyo guys. No? Kasi yung channel ko kasi pang ano yun eh, Joyride Rider eh. Yung channel ko na yun eh, baka palitan ko na rin, no? Channel na lang ating dalawa, gusto ba? O gawa ako ng channel nating dalawa. Tingin nyo guys, gawa ba kami ng channel namin dalawa? Pag-tingin mo naman kung ganun. Pag madaming may gusto, gagawa kami ng channel namin dalawa, di ba? Para yung channel na yun, puro sa amin lang, puro vlog namin. Kung gusto nyo, kung susuportahan nyo, amay guys. Nagpaalam ka na ba sa akin? Nagpaalam saan? Nagpaalam ka na ba na gagamitin mo ako sa vlog mo? Paano gagamitin? Hindi naman kita gagamitin eh. Hindi kita gagamitin kasi magiging part ka na rin ulit ng buhay ko. Hindi ko siya gamit, no guys? Parang ayaw sa akin na hindi ako magagamit, hindi ako user guys. Na for the content or for what, na ganyan. Hindi ako ganun. Anong gagamitin yung sabi mo? Hindi ako gagamitin. Gagamitin sa content? Hindi, but for content lang ba to? Hindi to for content, baka kala mo for content, pina-content lang kita. Hindi naman, hindi ka naman ibang tao para sa akin eh. Ikaw pa rin yung nanay ng anak ko, di ba? Kaya kung iniisip mo na for content or what, hindi. Siyempre eh, iba ka pa rin. Ginilig ka ba na nakita mo ako sa brand? No, nagulat ako kasi, yun nga, magkakausap ulit tayo. Ay, natural naman sa atin kasi, tagal kaya natin. Parang hindi naman mahirap makipag-usap. Saka maayos naman tayong naghiwalay. Ayun guys, tsaka sa mga ano pala, sa mga nabasa namin kung ano ba yung history, ba't kami nag-iwalay, gano'n gano'n. Mahaba pa lang. Naman guys, gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Hindi kami gano'n. Ako personally, hindi ako gano'n. Yung mga nakakita nga niyang vlog na yan, yung mga nag-chat sa akin na hiwalay na pala kayo, gano'n gano'n, pati hindi namin alam. So, kahit kayo mga katrabaho ko, hindi nila alam, walang nakakalam. Kasi hindi naman ako, alam na diba, parang hindi kita kailangan siraan. Saka wala rin naman akong iyaan. Ito yung maganda. Parang hindi kita kailangan siraan. Hindi ko kailangan siraan yung relasyon natin. Kailangan ko ba makakuha ng simpatya ng tao? Parang hindi naman kailangan. Kasi kailangan maging mabuting magulang pa rin tayo. Siyempre, in the future, makikita niya ay malalaman niya sa ibang tao. Ganito pala nag-away yung mga magulang ko. So, parang ang pangit pa rin. Be professional and be matured enough. Tsaka guys, ano, ako rin, gano'n rin naman ako. Kaya so, yung lumabas yung video na yun, ang dami nag-PM sa amin na hiwalay pala kayo ganyan na hindi namin alam na nag-PM. Yeah, pero napansin na rin naman daw kasi nila dahil parang 1 year na rin man kita hindi nila nakita na nagpo-post tayo. Kasi nga, di ba dati pala, pala-post tayo, gano'n. Pala-post tayo na nagka-travel tayo, nag-aan tayo. Kaya may mga nakapansin na rin naman talaga na bakit biglang nawala? Oo, ang dami nagtanong na hiwalay pa na kayo, ganyan. Kasi, okay na. Kasi nga, guys, hindi kami ganun. Hindi kami yung nag-break kami, tapos magpo-post sa Facebook, siraan, ganyan. Diba naman ganun? Hindi kami ganun. May nangyari lang sa inyo, nag-away lang kayo ng araw na yon, magpo-post siya agad sa Facebook, na ganyan kung ano nung sabihin, mag-aaral, diba? Sobrang nakakahiya, social media kasi yun. Kaya walang nakaalam nung naghiwalay kami. 1 year yun, walang nakaalam. Siguro may mga... Pero may mga nakakapansin. May nakahalata. Oo, may nakahalata. Pero yun nga, nakahalata lang. Pero hindi sa atin mismo nang galing. Ako nga pag may nagtatanong na hiwalay na ba kayo. May mga nagtatanong sa mga katrabaho ko na wala na ba kayo. Yung mga nakikichismis, alam mo naman. Mga marites, mga nakikichismis. Ako hindi ko sinasabi, hindi ako kami, tapos mag-send ako ng picture natin, ganyan. Kasi ayoko lang malaman nila na wala na talaga tayo. Alam niyo ba kung gano'ng kabaliw dati nung nag-iwalay kami? As in na paranoid talaga ako, guys. Actually, so, ano yun eh, parang mga mag-February ba or February last year? February, March, parang gano'n, nag-iwalay tayo. Tayo na, kasi sobrang naparanig ako na nag-iwalay kami. Sa nag-isip, pinasapyahay ako kung sisi. Yung mga gano'n, siyempre normal sa atin sa ng mga lalaki yun, na gano'n. Na mag-isip ng gano'n. Pero, yun nga, hanggang sa nag-angkas na lang ako, nag-angkas tsaka sa joyride. Dati kasi guys, kung nakakalam lang baka sabihin, nag-ano ko, angkas tsaka joyride ako. Ano ako, before angkas ako dati, and then yun, lumipat lang ako kay joyride. Kaya yun.
Kay Joyride ko, kay Joyride ko lang pala siya matatagpuan, di ba? Kay Joyride ko pa siya matatagpuan. So, actually, alam mo ba? Angkas talaga ako, lagi ako nag-aangkas, pero wala akong mabook. Saka parang nagka-error si Angkas noong Monday. Tapos nag-download lang ako ng Joyride ng Monday, tapos nagkita tayo Tuesday. Oo nga, di ba? Parang tinry ko na lang yung Joyride. Kasi nga, parang nag-error yung app ko ng Angkas noong Monday. Pangalawang araw ko palang nag-joyride, tapos biglang nabook na kita. O, oh, diba? Ang galing, diba? Thank you, Joyride. Ikaw talaga. Ang tagal-tagal ko nag ang tagal kong angkas sa rider, guys, ha? Ang tagal ko since, di ko alam, mga 1 year, 2 years, mga ganun. Pero, yun nga. Kay Joyride ko lang pala matatagpuan ng true love. Sana all. Share! I mean, doon ko pala matatagpuan yung, eto. Siya yung nagbigay ng way na maging okay kami. Or maging okay. Sobrang galing, di ba? Parang... parang yun, parang yun to. Parang nagbigay na rin ng ano si Lord na parang kailangan, parang napadownload pa ako ng Joyride ng Monday, tapos Tuesday, tapos pa kita. Kaya ang galing yun. Sobrang galing, sobrang nakakana na. Anyway, yun. Sa mga nagtatanong kung ba't kami nag-hiwalay, guys, ano naman yan? Ba't kami nag-iwalay? Magbibigay lang kami ng konting history para at least may idea kayo kung ba't nga ba talaga kami nag-iwalay. Pero, yung nag-iwalay kami, siguro pagod. Tama ba? Napagod tayo sa isa't isa. And then, pinag-isipan na lang natin na siguro kailangan mo natin ng magpahinga. Kasi guys, ano eh, actually, hindi kami minsan magkasundo sa isang bagay. Madalas hindi minsan. Oo, madalas. Madalas kami nagtatalo kasi may gusto siya na ganito na gawin na ganyan. Pero ako... pero, doon natin na-realize yun, no? Kasi parang nung nagkakilala tayo. Ha! Ano ba to? Nagre-remi? Kasi dati nung nagkakilala tayo, di ba? Nung yung naliligaw ka pa lang, parang di ba... ang dami nating similarities, di ba? Oo, 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 tama, parang tama. Parang nung first date pa lang namin, natin, no? Mm. Parang first date natin, nung nagkikwentuhan tayo, parang nagugulat pa tayo na, ala, pareha tayo. Oo, digit, digit. Oo, natandaan ko nga yun. Doon yung talaga malalaman yung parang pag nagtagal na, or parang pag nagsama talaga kayo sa mundo, doon yung malalaman lahat. Parang... kahit gaano kayo katagal, pero pag nagsama na kayo sa isang bubong, hindi nyo malalaman na yung mga hindi nyo pa pala alam sa kanya. Tama. Tama yung sinasabi ng mga nakatanda, guys. Na malalaman mo talaga ang... ugali ng isang tao. Ugali ng isang tao or makasama mo sa isang... ano, sa, magiging forever mo ba? Parang ganun. Pag nagsama na kayo sa isang bubong, which is nag-even na kayo, doon mo may kilala talaga lahat kung pamatagalan or ano. Siya naman, okay naman. Good naman na, okay naman. Kaso nga lang, may mga bagay lang talaga na minsan na hindi kami makapagsundo, kaya ayun yung madalas namin pinagtatalunan na yun. Pero hindi nagka-involve ng mga third party, guys. Kasi ayun naman karaniwan, di ba? Sa mga nag-iwalay, may nalaman alam na naman. Alam mo kaya, wala naman. Feeling ko, parang may, ano, parang, naging okay pa rin tayo ngayon, nagkita tayo, kasi hindi yun, hindi naman kasi third party yung dahilan namin. Parang ano, parang napagod lang tayo, tapos eto, nagpahinga ng 1 year, and then, yun, sa pagpahinga ng 1 year, parang naging ready na ulit. Sabi ba? Oo, parang ganun. Sabi ni Joyride. Kailangan, dahil arang sabi ni Lloyd na, sige, bibigyan ko yun ng 1 year, magpahinga muna kayong dalawa, masyado na kayong makulit. Dahil sa away niya, masyado na kayong makulit, magpahinga muna kayo ng 1 year. Yun, nagpahinga kami ng 1 year, naging malaya kami, ganyan. Ano ba na-realize mo sa 1 year na naghiwalay tayo? Kasi ako, naging ano na lang ako, parang, kasi nga yun, parang naging, dependent rin kasi ako sa'yo yun. Totoo naman yun, yung sinabi mo na lahat ko kumikilos, parang gano'n. Tapos yun, parang, siyempre nakita ko rin yung halaga mo nun. Kasi wala ka. Wala akong tagalabas, charot. Wala akong tagaluto. Gabi-gabi ako lumalabas para mag-dinner sa mall. Kasi wala akong tagaluto sa gabi.
Hindi, pero parang siyempre yun, makikita mo talaga yung halaga ng isang tao pag nawala. Tama yun. Pero dahil ma-pride ako, siyempre hindi ako makikipagbalikan. Hindi ako nakikipagbalikan kahit nararamdaman ko na na sarap. O, diba? Nararamdaman mo na anak, na mahal mo ulit ako? Mahal mo pa ako? So what's up guys, nandito na kami ngayon sa Divisoria sa 168 para maghanap ng gown. And then yun, hindi namin napag-vlog kanina guys dahil sobrang init tsaka sobrang traffic. Tsaka nalobat na rin yung ano namin, yung GoPro namin. Kaya yun, samahan nyo kami sa loob, tara hanap tayo ng gown, let's go. Guys, ganda na ito guys. O oh, diba? Parang bagay sa akin to pag sa araw ng kasal namin, no? Na-imagine ko yung sarili ko pag suot ko to. Habang iniintay ko siya. Ayun yung guys, darating yung time. Darating niya. Hindi namin minamadali yan. Namimili niya siya guys, namimili niya siya ng gown niya para sa kasal namin. Namimili ka na ba ng gown mo para sa kasal natin? Ha? Talikod ka nga, talikod. 1, 2, 3, harap. Patingin na ako, patingin. Tingin. Guys, tita niya guys, oh. Ganda, diba? Swerte niya sa akin, oh. Come on, susukot siya. Sa iyong ngiti. Ganda. Mas lalo kang gumanda. Sa iyong ngiti. Mas maganda yan. Kain mo namin kasi napagod kami kakahanap ng ano, ng gawin. Kaya tara. TikTok naman tayo. Ha? Subo lang ako sa akin. Ang pagod! Ano ba mas yun? Miss ba yun? Ipo, abir ka makapit tapos sumabay ka na agad sa sayang. Ba't may slow mo pa yung pag-abit? Pagod. So what's up guys, may nakapag-vlog nung nasa Divisoria nung pauwi dahil sobrang pagod na kami guys, sobrang pagod nakakaikot. And then syempre dami namin sinabi na doon eh, hindi na ako nakapag-vlog. Sabi sa'yo, huwag ka nang sumama. Alam mo nang matagal ako mamili ng gown. Okay lang. Sanay naman ako maghintay sa'yo eh. Diba? Kesa naman iba kasama mo. Oh, edi mas lalong magtatampo ko noon. Sanay na ako mag-isa, so isang taon akong mag-isa. Pero nandito na ako, diba? Pasis pa. So ngayon nandito na ako, but hindi na lang tayo maging dalawa ulit? Sa iyong ngiti, ako'y nahuhung. Iba guys, pero ang tatanungin kita, kung diba sa one year natin, if ever, sabi mo nga wala naman, diba? Pero kung may dumating na may lalaki na manligaw sa'yo, or
may manligaw or ano, alam mo na yung didiscardian ka, entertainin mo ba? Or yun lang, parang ready ka na ba ulit magmahal or pumasok sana sa isang relasyon? Eh di ba sabi ko nga, at least yung isang taon na nag-iwalay tayo, realize natin na yung isang tao pa rin talaga yung uuwian natin. Sino yun? Sino yung taong yun? Yung nag-iisang taong yun, ikaw at ikaw pa rin. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Thank you for the wonderful food! Thank you, Lord! Talaga ba? Pero ready ka na na magkaayos ulit tayo? Hindi naman siguro ganun yun. Parang... hindi rin... hindi rin naman kasi alam ng mga tao yung pinagdaanan natin. Yun. Parang hindi ganun. Bakit? Saan ba tayo dumaan? Bakit saan ba tayo dumaan? Ba't di nila alam na yung pinagdaanan natin? Hindi naman kasi nila rin alam yung mga... Siyempre hindi naman natin pwedeng sabihin yung mga pinagdaanan natin. Ganun. Parang may ano, privacy na yan, privacy na. Parang may, parang nasa tamang panahon pa din. Pero malay mo, in just perfect time, teka ikaw ka din. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Talaga ba? Inikinig ako, baba na ba kita? Ayoko tayo, ayoko tayo baba. Parang gusto mo na kita yung gala. Okay lang ba yung gala muna kita? Stroll lang. Stroll? Tapos kain. Stroll sa buhay mo? Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Kung ganyan, naku, marupok ako. Ako din, marupok. Araw-arawin na kita sundoin. Sige, bahala ka. Wag, ganyan naman kayo eh. Pag natuto na kaming mag-isa, pag nakayanan na namin na mag-isa, bigla kayong babalik. Malapit ka na bumaba? Parang ayoko pa. Parang gusto kong kasama ka lang parati. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Guys, dito ako natatapusin tong vlog na to. Shoutout sa inyo, God bless. Right side, peace, let's go! So, yan guys. Sana napakilig kayo. Hindi ako makamagsalita eh. Sana hindi lang ako yung kinilig. Pati din kayo. So, sana suportahan din natin po si kaibigang Lubos hanggang sa ano, hanggang sa dumami pa yung subscribers niya. So, ride safe sa inyong lahat.